Umabot na sa 70% completion ang listahanan ng DSWD matapos ang walang pagod na pag-iikot nito sa mga sambahayan upang alamin ang mga tunay na maralita na makakasama sa kanilang lista. Ito ay ayon sa naging pahayag ni Director Justin Batocabe ng National Household Targeting Office and Information Communication and Technology Services Management. Ayon sa kanya, sila mismo at ang mga enumerator ang bumisita sa mga barangay upang kausapin at alamin ang mga depressed in terms of income. Yung qualification for assessment based on list po yan, gathered by our proxy means test. It's a data-driven test. Makikita ko namin sa geographical studies na kung sino dyan yung mga barangay na depressed in terms of kanilang mga economic output, yung income. Nilinaw din ni Batocabe na hindi sila ang magbibigay ng kahit anuman na cash incentives o benepisyo sa mga nakalista sa listahanan. Subalit sila lamang umano ang nag-iikot upang alamin ang kwalipikado na mapasama sa lista. Ang listahanan po does not bestow any benefits or incentives. Hindi po kami yan. Kami lang po ang ahensya para malaman kung sino at nasaan ang mga maralita. At pagkatapos po nun, na-mention ko po yung data gathering phase, encoding, and then verification, and syempre po yung output. After that po, yung data sharing. Ang role naman po namin is pumunta sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga LGUs at mga kung minsan sa mga third-party organizations at mga NGOs. Dala ang aming data. Ito po ang mga pool sa Pilipinas base po sa 50 data points na naming nakalap. Kailangan po nila ng mga ganitong bagay. May mga pangangailangan sila. Sa pamamagitan ng nalikom nilang datos, dadalhin nila ito sa mga local government units at iba pang opisina upang sila na ang magbigay ng nararapat na tulong sa mga maralita. Isang popular na halimbawa dito ay ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipinong Program na nagbibigay ng insentibong pera upang makatulong sa mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilyang maralita. Ehemplo, dito sa DSWD, kami mismo binibigay natin sa DSWD. O Secretary, ito po ang mga maralita. Anong pwede nating magawa? Unconditional cash transfers, katulad po ng pinakapopular 4Ps. Sa ang 4Ps, ang director ng 4Ps ang magbibigay ng actual 4Ps beneficiary. Pero dapat nakasama sila sa listahanan. Samantala, para makatanggap ng ganitong klaseng benepisyo, nilinaw ng DSWD na dapat nakalista sa kanilang tinatawag na listahanan. Mula dito sa DSWD Quezon City, Eden Florarita, Beach TV News, Philippines. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold, and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Quarter Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suds Laundry Services. Convenience at its best.